Zacateca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Eto na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Hey! Maganda. Alam mo, senyor, ang daming ano eh, ang daming, sabi mo nga, di ba? Ang daming nagugustuhan yung music intro natin. Ciao! Oh. Kasi pagkain yan eh. Oh, pagkain. Uy, nadali ng pagkain. Pagkain, si senador. Teka mo na. Maganda nga po sa inyong lahat and welcome to the program. Kami po na po ang magulong barkada, ang inyong makakasama, pero marami kayong natutunan, napupulot. Ito po ang inyong lingkod, Bonnie Lagan, sa programang Teka Teka. Kasama ko ang aking partner, si Senyor Ray Pacheco. Magandang hapon po, buenas tardes sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng araw ngayon ay unang ano to eh? Oh. Unang Merkules. Mali! Webes na! Ha? Merkules pa lang. Webes na eh! Unang Merkules po ng 2021. Okay. Ng Teka Teka 2020. Yan. Unang Novena sa Baclaran. Yan. O nga pala, no? Traditional na. Oo, traditional yun. Ngano nga pala. Oh, eh, pero ano, ang pinahigpit mo na. Ang pinaghahandaan natin ngayon, yung pista ng team na Nazareno. Mamaya, kukunin natin yung mga detalyes. Pero, alam mo, senyor, siguro laruin nga natin yun, sapagkat kinakailangan sa araw naman, meron tayong good news. It makes us feel very light. Di ba pagka nakarinig ka ng magandang balita, parang medyo enthusiastic ka and very, very light. Ang ganda ng pakiramdam mo, di ba? Siyempre. Di ba? Oo. Oh, di ba? Tapos ang sweldo mo! Yun. Oo, maganda yun. May bonus ka ulit! Pero ang good news natin ngayong araw na ito, today, bonus, January 6, meron! Bonus. Hindi, good news. Wala muna bonus. Sige. Ito talaga. Yung good news natin, ha? Ang sabi ay ano? wala pang presensya, wala pang nabibiktima ng bagong UK variant dito sa ating bansa, yung new coronavirus na tinatawag in the Philippines yet. Wala for now. Yan ang tinukoy ng Department of Health. Ayun. No detected second variant yet. Wala pang nadidetect na bagong variant dito ng SARS-CoV sa bansa. Ito yung nilinaw ng Department of Health at ng Philippine Genome Center. Ay, salamat naman. Ayan. Maganda. Diba? Good news, diba? Walang bariyan. Pinoy na galing sa UK pagkatapos ng Hong Kong, di ba? Noong December 22, ay, na-detect daw nila. Mali! Kuryente yung mga Hong Kong authorities. Hindi raw totoo yun. Hindi totoo. Kasi 300 yung mga in-examine dito. Yung mga dumating, yung unang bansa, wala naman eh. Wala. Ayon ito sa, ano, yung tinatawag na genome sequencing, walang na-detect na UK variant sa 305 positive samples na isinumite sa kanila mula sa siyam na institusyon. Ayun. Okay. So, libre ha, libre. That's a welcome development. This is, as for now, as of January 6 at 4:42 in the afternoon. Yun. Okay. Good news yan. O, ikaw, meron ka bang news? Okay, ano, good news o bad naman, good news, bad news? Eh, kung good news ako, sige, bad. Kung ako naman, parang buhay yan eh. Kung ako good, ikaw bad. Parang meron tayong role playing tayo ngayon. Good cop, bad cop. Nag-aanap ako ng good news eh. Mabira ka. Ayoko maging bad. Oh, sige, good news. Kung ano? Ito pala ang bad news. Nakikiramay po kami kay MMDA Chairman Danilo Lim. Pumanaw na po siya. Yan ang bad news na hindi news, maganda na. Na pumanaw na po siya at siyempre, siya po ang chairman ng Metro Manila Development Authority. Yes, so nakikiramay tayo. Nagpapatid po ng pakikiramay ang Teka Teka 2021. Yes, nakikiramay po kami sa pamilya ni General Lim, no, chairman ng MMDA. Alam mo, napakasipag nito, tahimik lang. No?
But last December 29, mm-hmm. siya mismo na nagsabi na ano siya eh, nagkaroon ng ano ng COVID. So, yun. So, tuloy, hindi na pinalawad sa report. Magiging Malacanang ay nakiramay at talagang he's a big loss to the administration of President Duterte. Okay? Oo. Sige, ano pa? Good news ka pa? Yun na muna ang aking ano, malungkot na news. Malungkot, hindi bad. Malungkot na news yun sa akin. So, hindi bad news. Palitan natin, yung B, palitan natin ng S. Malungkot na. Kaya nga, yung B, di ba, which is bad, palitan natin ng S. S, pabalitan natin. Ano yung Soro. S? Soro. Soro, tsaka? Sad news. Sad news, di ba? Sad yun. Movies. Sad movies. Sad news. Oh, you want another good news? Ano, meron ka? Meron! Ang dami mong iniipo na good news. Ang dami mong good news yan. Sige pa, sige pa. Philippines, to buy 148 million doses of COVID-19 vaccines in 2021. 148 million doses. Ah. Dosage nitong ano. Ang gobyerno natin, bibili niyan. Divided by 2, divided by 2, yung 148 magiging 70 plus. Ibig sabihin, 70 million Filipinos to benefit from the vaccines. Ayun. Di ba? Good news yan, good news. Good news yan, good news. Di ba? You feel good. Namamag-asa, hopeful. Yun din discuss natin isang araw. Gusto pa, ako bibigyan pa ito ng good news. Sasabihin ko lang kung kanino galing. Sabi yun ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Ayun. Yan, magkatalaga mo, good news yan. Okay. Good news natin. Good news! Itutuloy pa rin ang NBI, ang investigasyon. Di ba good news yan? Tungkol doon sa tinatawag na unregistered daw na hindi daw registrado na vaccine, tutuloy. Itutuloy. Ng NBI. Good news! Tingnan na lang natin, baka naman meron silang ibang angle. Ano man na natin, para daw makasiguro. Mabubuti na eh. Di ba sabi mo, ikaw nga nagsabi, at sila rin na nagsasabi, ang vaccine na kailangan natin ay sigurado. Na talaga makakatulong sa atin. Right. At meron tayong garantisado tayo na walang problema yan. Uh-uh. Rehistrado. Siyempre, may problema. Sige, tingnan na lang natin. Let's give him the benefit of the doubt. Para at least mawala na rin yung mga ano. Agam-agam. Kung trabaho talaga nila yun, gawin na lang nila. Baka na may mga information na silang nag-gather na sayang. Kaya siguro, sige, tuloy na lang wala natin. Wala naman natang kumikisay eh. Ha? Wala. Doon sa mga taga-Pogo, wala ko nalaman na kumikisay eh. Sobra ka naman, mga word niyo, kumikisay naman. Grabe ka naman. Yan niya ang inaalala. Nagrireklamo lang. Hindi, yun ang inaalala ng FDA na baka nga naman, yung na-take nyo, mga tapos may nararamdaman kayo, bigla kayo, kisay. Ayun ang mahirap hindi dun. Hindi naman ganun yung epekto sa bakuna, makikisay ka ganun man, ka. Ano naman yun? Grabe ka naman. Ano naman yun? Ilan naman ang mga idiomatic expression natin kapag may... Pumasok sa ano mo yan, kung sa ugat mo yan, sa katawan mo yan, maaari ang unang tamaan yan yung mga organs mo. Maaari ang lapay mo. Kisay ka doon. Maaari ang kidney mo. Eh, kisay ka. Hindi ka naman mangingisay nung kagad. Ano naman? Hindi ka mangingisay nung sasabi, aray. Ayun. Aray. Sanay ka. Yurayuma mo yan. Aray? Aray? Diba? Kaya wala namang umaaray. Ano po, yun ang good news. Okay. Yun ang good news para sa akin, ha? Dahil ilang buwan na ba nakalilipas na magmula sila na magpaturok? Nobyembre pa! Yun ang sinasabi nila, Nobyembre pa! Marami ang sabihin ko, noong September pa yan, sabihin, mali yan. Kahit naman sabihin pa natin na ilang buwan na, ang mahalaga, wala tayong naririnig na may kumikisay. Okay. Na nagreklamo na, naku, masama nagay ko. Wala, wala ha. Everything is under control. Yan, yun ang maganda riyan. Ibig sabihin eh, mabisa ang vaccine. Hindi na natin. Yan. Sige, ayusin natin. Tungkol, total din naman ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa bakuna. Diba? Bakit? Naisip lang natin sa inyo na ibalik natin yung panayam natin kay Dr. Pauline Obial. Ito yung dating DOH Secretary. Kasi may mga several issues. Is number one, ang issue noon is dapat yung saliva testing. Kamusta diba? Na nga pala yun? Na mas mura yun, mas mabilis sana yun. Parang ano to eh,
parang hindi naman actually kapalit, kundi dagdag na additional testing natin, parang swab test. Ayun, mas makakatulong dahil mas, mabilis at madali. Yes. Kasi hindi mahirap. Ang target ng pamahalaan natin pagka sa testing na ganun, at least mga 30,000 siguro a day, no? Para at least makasiguro talaga. Tama. So mag-ano tayo update? Bakit natin kinuha din to? Sapagkat sabi naman kahapon ng League of Cities, si Mayor Treñas, aba ay nakasubmiti na sa Department of Health, no? Tripartite yung na. Tripartite nila. Pipirma na si national government, si pharmaceutical industry at saka si local government. Pero until now may compending. DOH. Pero alam mo, may sagot na rin dyan eh. Sabi ni ano, sabi ni Secretary Duque. Sabi ni Berere. Si Vaccine SAR. Sabi niya ganun, di iwan din nila sa LGU pero sasakay pa rin sila sa national government at makakapili sila kung ano rin yung ano, yung mga vaccine company na pwede nila. So tingnan natin ngayon dito, sapagkat si ano, director ng Philippine Red Cross si Dr. Rubiel ngayon, eh parang sinasabi mo merong bago, meron silang meron din sila na meron din kukuha sila? Kukuha rin sila ng vaccine, ha? Vaccine. Para sa atin, ha? Maganda ka ako yan, ha? Tulong-tulong na. Hindi lang pala yung mga league. Tingnan natin. Alamin natin ngayon kay former DOH Secretary Dr. Pauline Rubiel. Magandang hapon po, Doktora. Doktora. Director. Magandang hapon. Po. Yes. Happy New Year. Doktora. Happy New Year, yes. Thank you po. Welcome po dito sa Teka Teka 2021, Doktora. Na ngayon po, maasa kami na ngayon 2021 na, meron na tayong... 21. 2021 na po ngayon ay meron na po tayong saliva test. Ano nga? Sana po. wala pa rin ba, Doktora? Wala pa rin ba? Eh kasi po, nag-usap tayo noon eh, 2020 lang eh. Eh ngayon po, 2021 wala na eh. Kaya iniisip ko, meron na eh. Ng DOH. Wala pa rin po ba? Yung actually... Nung January 4 namin natanggap yung kanilang feedback. Opo. Na inaalaw po kami na mag-test ng 1,000 pilot implementation ng saliva. Okay. Sama po ako dyan. So, nagsabi sila na every 10 dapat may swab test para tingnan lang nakakasigurado tayo na tama yung results ng saliva. Opo. So, kailan po magsisimula yan? Dok, kailan magsisimula yan? Ang problema, may isang condition pa. Dapat yung SunSure mag-apply sa FDA na pwede yung kit nila sa saliva. Okay. So, yun yung hinihingi pa namin sa SunSure. Na i-apply nila dito. Kasi hindi kami yung mag-a-apply nun. Opo. Dapat yung manufacturer. SunSure, ha? Ang applicant. Opo, yung sa China. Opo. FDA. So depende pa ho yan. Kung kailan pa tatapos muna yung kung ma-approve ng FDA, tsaka pa lang po paiirali ninyo yung testing ninyo sa 1,000 na mga katao. Ganun po ba? Yes, opo. Yun muna yung rollout. After nung 1,000, titingnan po nila yung results namin and then doon po ibe-base kung paano dadagdagan yung mga tinetest sa saliva. Ayun. So, pero ito hong sa saliva test, Dr. Rubiel, no? Just in case, it will be allowed. As you said, parang testing na ito, good for 1,000, no? Now, ang mayayari ito, pwede na rin ho ito, once it is approved, tapos na-approve na rin yung sa SunSure, yung kit mismo nito. Oo, yung kit. Pwede na po ito commercially din, kahit hindi Red Cross. Yung iba pwede. Magawa na po nung ano. Pero sana, ang request sana namin, Doktora, na kung sinimula ng Philippine Red Cross, dapat sana i-standard yung presyo, no? Baka nga ang Red Cross mababa, kayo nag-umpisa, pagkatapos mataas sila naman sa ibang mga... alam baka nyo, mangyari na yan. So, hindi naman natin protektahan. Dapat sa DOH rin po yun, kasi kagaya nung sa swab test, ang tagal nila naglabas ng price ceiling na... Dapat sa umpisa pa lang siguro ng saliva, may price ceiling na sila. Dapat. Para hindi tayo na taken advantage. Magkano na nga po ulit, Doktora, sa Red Cross, yung saliva? Ano po? Magkano po yun, yung saliva sa Red Cross? Ang
Ang estimate po namin, kasi kukunin pa namin yung final approval ng board, is kalahati po ng cost ng swab. Mm. Okay, which is? Mga 2,000 ho yun? Mga 2,000 or less. 2,000 or less. Okay. Ayun, oo. So, intayin ho natin ito. Pero kasi magandang balita ito, tsaka mas mabilis po ito, no? Doktora, yung swab test, no? Opo, 3 hours lang. Bali, it's the same machine, it's the same reagent, kaya lang merong purong step na skip, hindi na gagawin. So, kaya bumababa yung, yung time frame ng gawa ng test. Mas mabilis siya, mas madaling gawin sa laboratory, hindi na po risky for the medtech, hindi sila magti-PPE kung kolektahin yung sample. And for the patient, hindi ho inconvenient. Yes. Kasi madaling i-kolekta at saka pwedeng self-collection lang ng pasyente. How do you intend to do this nationwide, Doktora? I'm very sure naman na ang Philippine Red Cross ay meron naman itong mga Red Cross sa bawat mga regions, ano? Bawat talawigan. Opo. Nasa plano rin po na gagawin siyang nationwide. Pero dahan-dahan po yung expansion kasi itetrain po namin yung mga gagawa dito sa aming main laboratory sa Maynila. Uh-huh. Tapos once na-train sila, dadalhin na nila dun sa area nila with the equipment na idadagdag nila. Ayun. Oo, nako eh. Hey. Yeah. Maganda ito. Makakatulong ito talaga. Uh-huh. Okay. So ano yung target, Doktora Ade? For now, ang tinitingnan po namin kung after the 1,000, mga kaya namin 4 to 8,000 a day sa isang laboratory. Wow. Maganda isang yan. Isang lab po yan. Maganda. Okay. Dito sa Maynila. So may mga kausap na rin po kayong mga laboratory dito, Doktora? Hindi, yung laboratory lang po namin. Yung laboratory lang po namin. Okay, yun na. Okay, Doktora. Mula po doon sa tinatawag nating yung testing natin, nabalitaan po namin na intended din na kayo na kumuha ng bakuna naman mula po rito sa AstraZeneca na narinig po namin. May initial talk na po ba kayo rito? Meron na pong plano si Chairman Gordon na magtumulong rin po kami sa pagbabakuna ng COVID-19 vaccine kasi tumutulong sa kasalukuyan naman po ay talagang tumutulong kami sa Department of Health sa kanilang polio immunization at saka yung sa ating measles supplemental immunization. So meron ng capacity at capability ang Red Cross na magbakuna. So sa ni Senator hindi naman po talaga kaya ng Department of Health lahat, so tutulong po kami. So ano po yung balita po natin na dito sa ang Red Cross po ata ay mukhang nakakakuha po ata kayo ng vaccine dito po sa AstraZeneca. Gano'n po katotoo ito? Ang nagne-negotiate po sa mga drug companies, vaccine manufacturers, ay International Federation of the Red Cross. Aba. Sila po yung bibili at sila yung magbibigay sa Philippine Red Cross. Ayun, ganun pala. So international po ang usapan, hindi local. Opo. Ilan po yung inilalaan sa ilan po kaya ang mga inaasahan nating bakuna magbumula po sa para po italaga sa Pilipinas? Ang initial po na rinirequest ni Senator is 1 million doses. So mga 500,000 persons po yun kasi 2 doses per person. Uh-huh. So yun po yung initial pero kung maganda yung experience baka dadagdag pa po kami. I see. Okay. Kumusta po naman? Ano po ang lagay dito sa AstraZeneca? Final na po ba yung usapan na yan? O tuloy na po ba yan na nakakumit na ho? Wala pa pong final discussions.
pali initial discussions pa lang po. Mm-hmm. Apo. Mm-hmm. So maliban po sa AstraZeneca, wala na yung ibang mga brand ng vaccine na kinakausap po ang Red Cross? Kasi according po sa AstraZeneca, talagang ginawa po nila yung kanilang bakuna na non-profit. Yung talagang napakababa at saka kung pwede, mga hindi commercial parang agencies or institutions ang pagbibigyan nila. So talagang sabihin na natin swak na swak sa Red Cross na isang humanitarian organization. Okay. Non-profit po kami. So parang talagang aside from governments, ang non-profit po ang priority ng AstraZeneca. Ayan. Okay. So, maiba lang kayo ng topic, Doktora. Isa na lang, isang tanong na lang. May press release ho yata ang PhilHealth. Nakabayad ho yata. Nag-additional payment sila na something like 236 MBA sa Philippine Red Cross. Totoo ho ba ito? Bayad ho ba? 800 million po yung utang nila eh. Aha. pero wala sa kalahati yung babayaran nila. At least nakabayad naman. Eh, within this month po, may order na naman kami sa China ng reagents. Usually, 5 million to 6 million US dollars ang order po namin. Okay. So, kailangan po namin magbayad sila. Eh, yung 200 nga na binayad nila, kulang pa sa order namin ng reagents. Okay. Eh, nag-order po kami ng PPE, ng kung ano-anong mga supplies pa. Mm-hmm. Malaki po talaga yung kailangan ng Red Cross na inaabono ng Red Cross dahil dito sa testing. Dapat bayaran po ng PhilHealth. Ay, maka naman ho, at least within the year. Anyway, na-approve naman ho. Nakabayad na. Na-approve ho naman yung GAA. At least, baka kasama naman sila doon. Eh, sana nga po, mabayaran agad-agad. Oo. Hindi po kami kagaya ng commercial organizations or private organizations na may pondo. Mm-hmm. Ang Red Cross po, ang nagpapatakbo sa Red Cross ay donations. Mm-hmm. Mula sa mga taong bayan. Wala po kaming malaking pondo or source of income. I see. But at least with that limited funding, marami hong natutulungan ng Red Cross. But anyway, maraming salamat po, Doktora. Thank you very much for joining us. No? Sa pagbibigay okay, thank you, Mon Ilagan and Ray Pacheco. Salamat po, Doktora. Magandang araw po. Stay safe. Okay. Si Doktora Pauline Ubial, ang director po ng Philippine National Red Cross. Ayan, dati pong DOH secretary po yan. Mm-hmm. Magbabalik ang teka-teka. Sadali-sadali po lamang magbabalik kami ni Mayor Mon. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala, Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:01 ng hapon. Teka-teka, alas 4:30 na. Teka-teka, alas 4:30 na. Okay, nagbabalik po kami sa ikalawang bahagi ng programang Teka-teka, alas 5:09 na. Ito pa rin ang Teka-teka 2021. Teka-teka 2021. Alam mo, tinitignan ko doon sa Facebook live natin, sa TV, ang ganda ng ano natin. Pareho tayo rin, no? Ng face mask. Mm. Ito ang new normal, mga kaibigan. Ito ang new normal. Sa pagbo-broadcast. May butas dito, kaya medyo sa ilalim. Nakakahinga so, ho kami ng konti. Lumalabas yung boses namin dito sa baba. Oo. Kaya pati yung virus natin. Well, alam mo muna nyo, part din naman ang pag-iingat namin ni Ray dito sa studio, sapagkat syempre every now and then, every hour, iba-ibang tao, but at least tayo dinidisinfect naman ito. Maingat naman tayo rito, ha? Ayan. May mga health protocols din naman. Mm. Ayan. Okay! So, balik tayo. Balik. At sa pangalawang bahagi, okay. Ano, may babatiin ka ba dyan? Babatiin ko muna yung mga taga-Payatas. Ano mo naman eh, ang mga taga-Payatas eh, dyan maraming maraming nakatutok sa atin. Mga all walks of life nandyan. Okay. At binabati ko si tatay. Ang regular natin dyan eh, pag dumadaan ako, narinig ko na naka-tune in na sa DWIZ. Okay. Si Tatay Pedroso. Ayan. Si Tatay Lalo na Pedroso. Sa teka-teka. Talagang love na love mo si Tatay Pedroso. Pag oras na hindi mo siya binate,
Maraming salamat at hindi mo ko nabati. Ayun, oo. Ako naman binabati ko sa inyo si barkada natin kaibigan, si Kuya Eli Concepcion ng Felta Group, no? Mm-hmm. Kuya Eli, magandang hapon sa iyo at sana good news. At gayon din sa aking kaibigan nakikinig sa ngayon, si Joseph C. Mm-hmm. Ayan. Alam naman tayo, marami tayong mga kaibigan ng mga ano, ng mga Chinese na mababait. Ayan, na mga kalaro natin. Oh, binati na naman natin yung mga taga United Kingdom kahapon, di ba? Oo. Siyempre. Sino ba? Mga taga-India kahapon. Taga-India, Israel, tapos Israel, UK. Yan. Lagi na lang natin babatiin. Kaya lang, nawala yung listahan ko ulit ang pangalan. Nawala naman yung listahan. Kaya sabi ko naman, binabati ko yung lahat ng mga nakatutok sa amin ng mga nandiyan sa Israel. Ayan na, at least binabati ko yung lahat na kikinig sa amin dyan. Sa United Kingdom, mm-hmm. Ayan, sa London, ayan, sa India, sa New Delhi, ayan na. Kaya lang, hindi ko sinasabi pangalan. Isama na natin yung mga Pilipinong nakikinig sa atin sa Saudi Amerika, Arabia. Sa Saudi Arabia, ayan. Sa Japan, at saka sa Australia. Oh, saka sa binabati ko nga pala yung aking cousin who is in Australia, no? At kinakamusta tayo si Sol Ilagan Monzon. Sol Monzon Ilagan. Sa Perth, may nakikinig sa atin dyan, sa nanonood sa atin sa Perth, Australia. Magandang hapon sa inyo dyan. Ayan. So, ang ikalawa na pag-uusapan natin, ano, medyo talagang masalimuot itong issue na ito eh. Ito si, ano, no, yung kay Christine, no, da Sera. Kasi unang-una, sabi, PNP, nadindigan yung PNP na ginahasa. Ginahasa. Ito, ano nila, ang statement nila na ang flight attendant si Christine da Sera. Ginahasa. So, ito, ayaw naman ito kay PNP Chief Devold Sinas. Mm-hmm. So, dahil yung medical legal report, kung pagbabatayan, sabi niya, positibo na ginahasa si da Sera. Mm-hmm. Yun ang statement nila. Mm-hmm. Okay? Tapos, mukhang nagkakaroon ngayon ng confusion kasi yung unang statement doon na lumabas, I think galing ito sa National Police Commission. Ayan. Na parang case solved. Kundi ako nagkakamali. No? I'm just looking at itong aking ano. No? Yung case solved. Nung isang araw yan. Nung isang araw pa. Oo. Sinabi ka agad case solved. Kaya inisip natin, na-dissolve na pala. Oo. Okay. Basta ang findings, sabi ng police, no? Yung police cannot determine the rape angle, okay? Unless there's a statement or testimony from the witness. Tama. Meron talagang direct testimony ni rape talaga siya kasi may mga lacerations, may sugat, nag-strangle, nakipaglabanan, parang gano'n. Yun ang sabi. Oo. Yun ang sabi. Ngayon, yung lacerations were found in, number one, itong sa mga thighs, sa binte. Diba nakita mo, no? Sa binte. Yun, that's according to Makati Police. Mm-hmm. Ngayon, merong report na aneurysm. Okay, aneurysm. Medical legal. Earlier reported, ito yung naging cause of death. Pagka may aneurysm, merong pumutok, diba? Ugat sa ulo mo. Mm-hmm. But, sabi naman ng pamilya, they do not buy that. Hindi namin ano yan. Parang hindi namin matanggap na nagkaroon ng aneurysm. Ganun lang. Because there were lacerations. At she has sustained enough injuries sa legs and arms. Mm-hmm. Kaya sabi nila, aba yung drugs were used in Christine and she was raped. Ito yung parang angulo ng family. Panibagong so angulo yun. Yes, Kaya naman medyo, ika nga, ang daming mga nagbigay na mga statement. Iba-iba na, nakakahilo na. Nakakahilo na. Although, may sariling spokesman at may lawyer yung family. Sabi nung nanay, hindi kami titigil, kinakailangan magkaroon ng hustisya. Okay? Siyempre. So, sabi naman ni PNP Chief, teka muna, hindi pa ano yan, hindi pa case solved yan. In fact, binibigyan natin sila ng 72 hours. Ayan, to surrender. To surrender. Ayan, kung sino man kayo, sabi niya, ay, kilala ko kayo. Kilala ko kayo, kaya mag-surrender na kayo. Eh, sino nga yun? Kahit wala kaming warrant to pares, we will pursue manhunt operations against those identified allegedly hindi po suspects. Pwede naman yun. Hindi po pwede sa batas yun. Okay. Mamaya, itutuloy po natin yan. At sa pagkakataong ito, nasa linya ng ating komunikasyon. At alamin natin ang lagay ng panahon. Wala sa pag-asa. Init, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Kasi nakalagay ng ating weather, ng ating panahon, mula pa rin sa Pag-asa. Kasama natin mula sa Pag-asa, si Benny Estarreja. Benny, magandang hapon, buenas tardes. Magandang hapon po sa inyo, ganyan din sa mga taga-subaybay. Sa ngayon po, wala tayong binabantayan na bagyo.
sa loob o paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala rin tayong inaasahan sa mga susunod na araw. Asahan pa rin po yung epekto ng Intertropical Convergence Zone dito sa Mindanao, kung saan for the next 24 hours, asahan po yung kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms doon. So posible ang mga pagbaha or landslides. Dito naman sa norte, particularly sa Cagayan Valley and Cordillera, may epekto po ng amihan, cloudy skies with some light rains. Uh-huh. At sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, mm-hmm. Partly cloudy skies, at may chance po ng mga pulo-pulo or mga dagliang ambon. Dito naman sa Visayas, asahan po natin partly cloudy skies, may times na cloudy within 24 hours, at may chance rin po ng mga localized thunderstorms mm-hmm. or yung mga 1 to 2 hours na pagkidlat kulog. At dahil po sa amihan, meron pa rin tayong gale warning sa Batanes, Cagayan, Isabela, at sa buong Ilocos region. So hanggang 4.5 po yung taas ng mga alon doon, at mapanganib ito sa mga small sea vessels. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Benny Estareja, magandang hapon. At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Maraming salamat, Benny Estareja. Direktamente mula pa rin sa PAGASA sa pinakahuling lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Okay, so tuloy natin na yung pinag-uusapan natin kay Christine Dacero. Alam mo, ang galing pala itong batang to. 23 years old siya. UP, ha? And she graduated sa University of the Philippines, Mindanao. Okay, UP. Na cum laude. Magaling na bata. Talagang ang gusto niya magtrabaho. Gusto niya talaga magtrabaho as flight attendant. Okay. Anyway, so tingnan natin at nasa linya na ating komunikasyon si Police Lieutenant Colonel Jenny Texon. Yan. OIC ng Regional PIO ng NCRPO. Lieutenant, magandang kanal, magandang hapon po. Buenas tardes. Magandang hapon po, Sir. Sir Ray at Sir Moyne. Mm-hmm. Si Police Lieutenant Colonel Jen Texon po to ng public information ng National Capital Region Police Office po. Opo. Magandang hapon po tayo nila. Opo. Okay, Colonel. Ano na po ang pinaka-latest na investigation na po dito sa kaso na ito ni nito pong si Christine Dacera? Kasi po, sa ngayon, sir, ay nakakaroon pa rin po tayo ng masasing investigation po dun sa nangyari po dun sa ating biktima. At yan po yung ginagawa po ng ating kapulisan. So, yung pong pinanggit ni General Sinas na kailangan sumuko na ang dapat sumuko. Eh, sino ba yung susuko na yun? Yung pong gusto namin malinawan, dahil kilala na raw yung mga suspect, eh, sino-sino po ba yun? Kasi po, labing isa yung na-involve dyan, tapos sabi, tatlo na lang, ilan po ba talaga yung susuko? Yun po ang yun po naman ngayon ang nalilito mga tao ngayon. Colonel. Yes, sir. Kaya nga po, sir, nananawagan po tayo dun sa mga, kung sino man po yung mga kasama po niya, nananawagan po tayo sa kanila, sir, na kung mayroon man silang kinalaman or mayroon po silang alam, ay mangyaring sumuko na lang po sila or mag-report po sila sa nearest police station para magbigay po ng liwanag kung ano po yung talaga yung totoong nangyari para lahat po tayo ay maliwanagan po. So hanggang ngayon po ba, hindi pa po ba sapat yung initial na yung iba po ata nagbigay na po ng kanilang deklarasyon, di ba, nang maganap yung insidente, Colonel? Yung mga ilang kasama po niya. So, sino po ngayon yung pinasusuko pa natin? Yung ba, kabilang pa ho ba yun sa labing isa? Basta yung ano po natin dito, sir, ang ginagawa po na ating kapulisan, mas maganda po, sir, na kung sino po yung mga kasama po ng biktima, mas maganda po na sila po ay magbigay po ng liwanag kung ano talaga yung totoo pong nangyari para lahat po ay maliwanagan po, sir. So yung tati naman po dyan, ang pinapakiusap lamang po natin sa kanila kung wala naman po silang kinalaman mm-hmm. at kung ano naman narinig nila dun sa insidente, mas magandang mag-report po sila or magpakita, sumuko po sila voluntarily, magkasama po sila sa kanilang kaanak, sa kanilang lawyer, or pumunta po sila sa mga simbahan para sila ay magtungo sa mga malapit po na police stations. At syempre po, kung wala naman po silang kinalaman, mas maganda po kung wala naman po silang kinalaman, at least po ay mas maliwanagan po kung ano po talaga ang nangyari. Opo. Kasi po, pag pinasusuko natin, ibig sabihin may ginawa sila laban dito sa babae, dito sa biktima. Tama po ba, Colonel? May ginawa. Kasi po, hindi ho natin malaman. Ano ba talaga nangyari sa dito sa ating sa biktima?
ginaasa ho ba ito o talagang nagkasakit ito ng aneurysm? Kasi po dalawa po yung resulta po yung lumilitaw dito sa report eh. Alin po ba talaga ang totoo doon? Para po kung aneurysm, eh, wala pong problemang para meron tayo pasukuin. Pero kung hindi po aneurysm, talagang ginaasa, eh meron po tayo pasisukuin. Eh alin po talaga na, anong nangyari? Aneurysm o ginaasa? Sa ngayon, sir, kasi gaya po ng sinabi ko, sir, is talagang nakakaroon pa rin po tayo, sir, ng masusing investigation regarding po dyan. At yung sinasabi naman po natin na aneurysm ay pwede po sigurong posible yun or too much intoxication po yung nangyari. At yan po yung ating tinitingnan sa ngayon. Kung kaya't nagkakandaktoy po yung ating crime laboratory, yung ating SOCO, ng chemical analysis dun sa mga bagay-bagay po na kanilang nakolekta dun sa pinangyarihan po ng insidente. So siguro po sir, sa ngayon, hindi po natin maibibigay muna na kung ano yung resulta kasi premature sir na magbigay tayo without basis po. So siguro po antayin po natin na lumabas po sir yung results man na ibibigay din sa chemical analysis at saka dun sa DNA na ginagawa po. Mon? Yes, ay, Colonel, Mon Ilagan po ito. Yes, sir. Good afternoon po. Good afternoon. So, after ng ultimatum na 72 hours na binigay ni PNP Chief, so what will happen? So, they become fugitives already? Kasi identified yun. Sabi ni PNP Chief dun sa statement niya. Identified na raw eh. Sabi ni PNP Chief, mukhang identified po at kilala yung mga pamilya. So, they become fugitives already after 72 hours. Ganun po ba yun? Not unless they will surrender. Ganun po ba itong mayayari nito? Basta yung sa atin tayo naman po sir ay talagang nakikiusap pa rin naman po tayo dun sa mga naging kasama po ng biktima na for them to come out in the open to shed light on the incident, wala naman po silang dapat na ipatakot kung wala po silang ginawang masama. Eh, Kerel, basta magsabi lang po sila ng nagkaroon ng kasalanan eh, nakikiusap pa. Parang gano'n, hindi ho ba? Kung involved sila doon at identified sila during the party, they were there, eh, kailangan pa ho ba pakiusapan ng PNP yun? Di ba dapat talaga habulin? Hindi ho ba? Kasi sabi ni PNP Chief, we know who you are, your family must turn you over to the police. Those found to be abetting your escape will also be arrested. So yung mga nagtatakip, no, yung mga pumoprotekta sa kanila, eh kasama sila sa krimen. Obstruction of justice po ang tawag doon. So they will be arrested. Yes, sir. Yung sa atin naman po, sir, ginagawa naman po natin yung dapat na proseso, sir, para po maging maganda po yung kakalabasan po ng ating investigation po na ginagawa naman po sa ngayon. I see. Oho. Sige, Colonel, okay. Thank you very much po. At sana ho, thank you for joining us. At sana ho, ay sa pag-update ho ng mga kaso, ay makausap namin kayong muli. Thank you very much po. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Magandang salamat. Hapon. Salamat po. God bless. Okay, salamat po. Okay, si Lieutenant Colonel Jenny Texon, yan po ang OIC ng Regional PIO ng NCRPO. Okay, di ba dapat merong ano, merong subpoena? Ah? O magpapadala ka muna ng ano, baro. Hindi, kasi pag sinasabi nga nila, it's not... Kailan nila, dapat padalan mo ng ano, ng subpoena, di ba? Ano makapadadala na sa pina eh? Ano nga eh? Wala nga eh. Sa buhay address. Di ba? Sinasabi lang nila. Eh bakit kilala na? Sinasabi nila bakit hindi pa nga tapos kasi hindi pa ito not unless at this time na pinag-uusapan natin na inquest na ng mga prosecutors. Ano mo yun? Nag-cover ka ng police na inquest. Di ba? Pag na-inquest kayo niyan, so they can identify na ngayon ano bang krimen ito, who are they, tsaka officially padadala. Padala sa pina. Oo. Ganun yun. Yun ang sinasabi ng mga police. Teka muna, hindi pa ito solve. It's not, hindi pa tapos yung kaso niyan. Kasi sino, kung merong rape, sino ang nang-rape? Ayun, labing isa sila eh. Kung merong drugs na inilagay, doon sa iniinom niya, doon sa kanyang baso, kasi sabi niya, intoxicated. Di ba? So, anong klaseng drugs yun? Ayan, kailangan. Kung merong wounds sa mga legs niya, ano sa yun? Arms niya. Yung ba, pinwersa o tumama lang doon sa paglalakainom niya ng anak eh. Eh kung nadapa yan, hindi natin alam. Di ba? Maraming ganun eh. Na hindi natin maraming mga possibility na hindi pa dapat pa rin malaman nila at matiyak. Bago eh kaso. Well, the only thing kasi dito, of course, kung nararamdaman mo yung sakit na nararamdaman ng ina, ng pamilya, kasi for a 23 years old, magaling na bata, very productive, no? Nagpaalam lang na mag-New Year, eh ganoon ang nangyari. Kaya madami, di ba? Maraming mga nasangkot. Kung hindi ka naman talaga, kung hindi ka naman talaga guilty, wala ka naman talagang ginawa, and then submit yourself
okay. to the authorities and then make your statement. Oo, kasi hanggat hindi ka nagsasalita, hanggat hindi ka nag-a-appear, as far as the families are concerned, as far as the public are concerned, mm-hmm. as far as the police are concerned, di ba, ay suspect ka pa rin. Yun. Okay, hindi naman ibig sabihin pagka-suspect, kasama ka doon, kaya nga suspect eh. Di ba? Hindi, so, hindi ibig sabihin ano ka na, guilty ka na. Oo, at pagpagsuko mo sa police, tanungin ka, you have the right to remain silent. Natural. Especially, lawyer. Eh, magsama ka ng lawyer. Di ba? So, can they be arrested? Di ba? Ang tanong doon, kung pwede silang arestuhin, kung ang police mismo, parang witness siya doon sa crime scene. Nakita niya. So, without the warrant of arrest, pwede siya. Eh, pero ganun, nasa bahay yan, tapos pupuntaan mo na lang basta-basta, mukhang mahirap ata damputin mo lang lang yan basta-basta. Oo. Okay. Kaya maraming angulo, pati yung hotel, no? Pinadala na lang parang ano na, stop na muna kayo. Bakit kayo, bakit kayo sa isang dalawang kwarto? Ayan, nasa linya na. Uy! Yan. Ang Food and Drug Administration. Food and Drug Administration ng ating suki. Ayan, si Yusek. Si Yusek Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration. Doc, sir, magandang hapon po. Magandang hapon. Ay, magandang hapon, Senyor Ray. Mayor Mon, good afternoon po. Good afternoon and thank you for joining us again and Happy New Year, first time. Dito Happy New Year po, Happy Three Kings. First time ulit sa taong ito ng 2021 para po sa palatuntunan teka-teka sa DWIC. Okay, so Doc Eric, ano na po, latest natin sa bakuna? Ito po, opo, go ahead. Opo, yun pong, well dito po sa FDA po, ano, meron na pong tayong na-approve na isang clinical trial, yun pong sa Janssen, mag-uumpisa na po yung phase 3 clinical trial nila dito sa atin. Mm-hmm. Yun naman pong mga bakuna na mga meron ng emergency use sa ibang bansa, nag-apply na po sa atin yung Pfizer dito pong bago magpasko. Mm-hmm. At medyo patapos na po ang evaluation natin dyan. At kanina po, ngayong hapon lamang, bago po ako umalis ng opisina, nag-apply na rin po yung AstraZeneca. So, okay. Umpisahan na po rin natin yung evaluation ng kanilang application for emergency use authorization. Yusek, no? Paano po ito? Ha? Clarification lang. Ano? Nabasa ko lang na ang Quezon City government pumirma na rin po ng tripartite sa AstraZeneca. Mm-hmm. Tama po ba yun? Hindi ko po alam. Baka, pero ibig po sabihin tripartite siguro with the DOH. With the DOH? At saka opo, sa IATF at saka sa AstraZeneca. Uh-huh. Ang alam ko po, meron sila sa mga private group doon pong na pinirmahan din po ang Department of Health. Okay, so for the meantime, sabi po ninyo nag-apply si AstraZeneca. Ang in-apply po niya for clinical trials? Hindi po, for emergency use authorization na po diretso. EUA na po ito, EUA na. So pag EUA na ito, Doc, after a few days approval, dire-diretso na po ito? Opo, kapag naman yung depende po kung gaano yung kaganda yung kanilang datos na pinakita, no? Uh-huh. Pag naman makita natin na reasonably mapuprove nila na the benefit po outweighs the risk of using the vaccine at na mukhang magagamit talaga natin siya contra COVID-19, bibigyan po natin siya ng EUA. And pag ganoon po, ibig sabihin, maaari na po siyang bilhin ng gobyerno para gamitin sa immunization program. I see. So ang ibig sabihin po pala, para ang lisensya is the EUA na inirelease ng FDA and then for market na siya. Ready na siya. Hindi po. Hindi pero hindi po for marketing. Okay. Only for government use lamang po. So government use lang muna. Okay. Opo. And then after that, then maaari na pong ano, maaari na pong bumili ang DOH at maaari po siya makipagpartner po halimbawa sa mga LGU katulad po ng Quezon City. Opo. Para magtulungan po sila sa immunization program. Paano po yung mga private suppliers, mga gustong bumili ng AstraZeneca at gustong magnegosyo? Ay, hindi po pa siya pwedeng inegosyo, hindi pa po siya pwedeng ibenta, no? Walang pa po siyang marketing authorization. Ayun. Kung gusto po nilang tumulong dun sa pagbabakuna, maaari po silang makipag-coordinate with DOH and if DOH allows them to have access to the vaccine, maaari po silang tumulong dun sa immunization. But definitely po, not for marketing purposes. Ayun. Hindi pa. Pala. So, meron pa isa, Doc, yung tinatawag na CPR? Opo, yun po yung marketing authorization na talaga. Okay. Ang CPR po kasi na ibibigay lang natin yan pagkapag-complete na po ang mga phase 3 clinical trial, ano, tsaka talagang ready na for marketing ang produkto. Sa ngayon po kasi itong mga bakunang ito, ongoing pa po ang phase 3 clinical trials ng mga ito, kaya pinapayagan lang po natin siyang gamitin for emergency use lamang, hindi pa po for marketing purposes.
Wow. Okay. So, yun pala yun. Oo. So, naintindihan na namin, Doc. No, thank you for that, ano. Isa na lang, kanina rin sinasabi natin. Nabanggit natin yung tungkol dun sa, ano, sa ano po, sa testing. Sa testing. Opo, ng COVID, o, ng COVID. Kasi natatandaan po namin, approved na po ito ng FDA. Ngayon, meron na naman po ulit ata na sa nayaharap ulit sa FDA for approval. Para po ma-approval yung saliva testing. Opo, kasi ito pong mga kit na to, aprobado po ito talaga for use with a nasopharyngeal swab, no? Yun pong ano, yung pong tinutusok sa ilong natin. Yes. Kaya lang nag-aral po ang Red Cross, sabi nila kahit laway din naman ang gamitin, parang more than 90% din naman ang accuracy. So, pag gusto din po nila yatang ipa-approve for ano, for use ng saliva testing. At sabi ko naman po sa kanila, mag-apply lamang po at pakita sa amin yung datos. Pakita yung pruweba na accurate din naman siya at useful siya para po makita natin kung maaari. Ayun. So, kaya medyo may delay ng kaunti. So, iba pala yung talagang sa swab na tinutusok sa ilong, yung pharyngeal swab as against doon sa saliva, saliva test. Mm-hmm. Kasi initially po, dinesign yung kit talaga for the nasopharyngeal swab. Parang ginamit po nila sa ibang paraan sa ngayon. Dok, medyo unethical itanong. So, ibig sabihin nito, pagka sa, ano, pagka sa saliva, eh, ibang company ho mag-a-apply dito, hindi ho yung company na under doon sa, ano, sa swab. Hindi po ba? Kasi pwede pong yung developer mismo nung kit kung sino po ang may-ari nung ano o sino po ang may-ari mismo nung technology na nag-apply ng license sa amin para pong ipapadagdagan lang niya yung license niya na idadagdag lang yung saliva as a sample. Ayun. Kung pong yung ano no, kung pong maganda naman talaga yung study at the validate na po pwede talaga. Okay. Thanks for the clarification, Doc. Thank you very much. At least, linawan na namin ito, Yusek. Salamat po ng marami. Salamat po sa inyo ng marami, Doc. Spend your time. Salamat. Salamat po. Si Yusek Eric Domingo ng Food and Drug Administration. Paalam na. Paalam na tayo. At siyempre, mga amigos at mga amigas, marami po salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa amin dito. Siya nga pala, kamusta po yung mga taga-Maykawayan dyan? Sila Jimmy at si Edith at si Satur at si Baby Lee. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. At ito pa rin si Senyor Pacheco, bisa pa nagsasabing, don't worry. Manilagan po, be happy hanggang bukas. Ang tabayanan po namang sa loob ng ilang sadali ang palatuntunang balita na serbisyo pa nila Edwin Eusebio at David Oro. Teka, alas 4:30 na.